We would like to inform you that we are holding our Sunday worship service 8 a.m. here at Dainedos in downtown Leyte, together with our online worship service that you can watch in our Facebook page. Hi! We're encouraging each and every one of you to follow all our social media accounts. Like us on Facebook where you can watch all our online services. Follow us on Instagram where you can see all our pictures that was taken here in our church. And subscribe to our YouTube channel where you can also watch our online services. Follow God, become fishers of men, and follow us on social media accounts also. To all the youths out there, you are welcome to join our youth fellowship every Sunday, 2 p.m. at JFBC building. See you! And don't forget to watch SCV Daily Live Streaming 5 p.m. from Monday to Saturday and 10 a.m. Sunday together with our SCV Pastor and Pastor Wilbert Pichard. Hi! We encourage every family to gather and pray every day at any time, and you can send your individual or family picture on our GC JFBC family group with a note, "Done praying" or "Done family altar." We declare that family altar will be established and will be continued even after COVID-19 crisis ends. Hashtag Bawat Tahanan Ay Simbahan. Here's how we can prepare for a meaningful and well-regulated worship service experience online! First, gather everyone as a family. If you want to build a stronger relationship with one another, let God be the center of your family. Find a spot where everyone can see the screen of your phone, tablets, laptops, or TV. Second, prepare yourselves physically to watch, listen, and take notes. Make yourself ready for the Word of God that our beloved pastor will give. Avoid any distraction, including food. Third, get your Bibles. It is important to have your Bible and read it in order to deepen our relationship with Jesus and to understand different lessons written in it. It is best to read God's words firsthand. Lastly, set your hearts and minds to worship and wear your usual Sunday service clothes. Let us give our best when it comes in worshiping our Father. Feel free to sing along and agree in prayer. Hashtag Bawat Tahanan Ay Simbahan! We would like to inform you that we are holding our Sunday worship service 8 a.m. here at Dainedos in downtown Leyte, together with our online worship service that you can watch in our Facebook page. Hi! We're encouraging each and every one of you to follow all our social media accounts. Like us on Facebook where you can watch all our online services. Follow us on Instagram where you can see all our pictures that was taken here in our church. And subscribe to our YouTube channel where you can also watch our online services. Follow God, become fishers of men, and follow us on social media accounts also. To all the youths out there, you are welcome to join our youth fellowship every Sunday, 2 p.m. at JFBC building. See you! And don't forget to watch SCV Daily Live Streaming 5 p.m. from Monday to Saturday and 10 a.m. Sunday together with our SCV Pastor and Pastor Wilbert Pichard. Hi! We encourage every family to gather and pray every day at any time, and you can send your individual or family picture on our GC JFBC family group with a note, "Done praying" or "Done family altar." We declare that family altar will be established and will be continued even after COVID-19 crisis ends. Hashtag Bawat Tahanan Ay Simbahan. Ano po? 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 Ano
sumusunod po tayo sa protocol, and pinabati po natin lahat kayo na nalulang patulad mo. Hindi aksidente, bakit napatuto ka ngayong kumarap mo? Alam mo kung bakit hindi aksidente? Kasi pinilig ka ng Panginoon. May gagawin ang Diyos sa buhay mo. Sa ating lahat na narinito, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Naniniwala ka ba doon? Sabihin mo nga sa sarili mo, I believe in God, O Lord Jesus. Maniwala ka. Maniwala ka. Ano man ang dala-dala mo ngayon kumagaw ito, kakatagpuin ka ng ating Panginoon. Amen? And ngayon kumagaw din po, hindi ako na lahat ng narinito, pinapaapit po natin ang ating pagbati sa mahal na pastor. Pastor, magpagaling ka po dyan. Our prayers is with you. And alala kasi pangulit ng Panginoon. Kasi hindi niya kakayaan na magkaroon kami ng tatay na may sakit. But ngayon lang yan, Pastor. God will heal you. God will bless you. And God will restore your health in Jesus. In Jesus' name. Amen? So ngayon kumaga po ito. Ang ating pong tatalakayin ay alalayan niyo po ako. Kasi okay, sige. Join na lang kami ni Lorraine. Okay, so ngayon ang pag-uusapan po natin ay mentally equipped in times of pandemic. Sige nga, sabay-sabay po natin masahin ang title po natin ngayon kumagang to. Mentally equipped in times of pandemic. So pag-aralan natin, ano pa ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita? Paano tayo magtatagumpay? Paano natin ma-handle ang ating isipan and how to respond right in this time of pandemic. Kasi alam niyo po ba, marami, iba-iba po ang response sa at pagtugon sa pandemya po ito. Mas nakakatakot na ikaw na nagsasabing kagasunod ni Jesus, na ikaw na nagsasabing mahal mo si Jesus, pero ang response mo ngayong pandemic ay iba, may kalalagyan ka. At malapit na po yan dito sa atin. Nasa presyo lang po yan. Or else, ano po yung word? Pwede umuhati ang late at gloomy. Pero ngayon umaga ito, pag-aralan po natin ang mabiyayang pagtugon ng Diyos sa ating lahat. So what is mental or mentally equipped? So pag-aralan po na, ano ba yung napapanood dyan? Mental is a matter of relating to mind. Lahat ng tungkol sa isipan, pinagbumamagsak po yan sa salitang mental. At alam niyo po ba, may dalawang klase ng pag-iisip or mental. Una, may taong mentally exhausted. Yung type, stress, at burnout. So, alin ka po dyan? Yung madali kang sumuko, madali kang bumigay, at meron din naman po na mentally strong. People feel fear, but do not let stop them from doing from moving forward. Meron, pareho lang sila ng karanasan ng mentally exhausted. Pero itong mentally strong, hindi siya tumitigil. Hindi siya nagpapatinag. Nag-look forward pa rin siya. Nag-move step pa rin siya. Hindi siya napipigilan ng anumang sitwasyon ng kanyang buhay. So, ano po yung equip? Yung equip is prepared by someone mentally for a particular situation or task and well-prepared for the battle. Yung equip. Kasi may labanan. Pag hindi ka equipped,
30. Sabay-sabay po natin. Basahin. At bago po yan, ayan. 20 for the bottle. So, sapagat natutulad po sa Biblia na ang lakas ng ating isipan ay kailangan gumanggaling po sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, maraming salamat sa ating Panginoon sa pagbibigay niya ng mensahe sa ating mga pastor na kinikilala. Dahil tinuturuan nila tayo na maging mentally equipped in times of pandemic. Alam niyo po ba sa panahon ito, hindi natin alam kung ano ang mangyayari po. Naniniwala po kay Lord? Hindi natin alam kung anong meron mamaya, kahit nga po mamaya, ipag-uwi natin. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Kailangan maging handa po tayo. Well prepared for the battle. Alam niyo yung battle? Hindi ka lang dapat handa materially. Hindi ka lang dapat handa financially. Dapat handa ka rin mentally. Maaring ngayon, maaring mong isipin. So, handa naman ako eh. Tsaka, kalmado naman ako. Okay naman ang lahat. Pag nagka-COVID, edi magka-COVID, mag-quarantine. 14 days lang naman. Wala namang kahirap-hirap mag-quarantine. So, yung mga nag-quarantine na dito, nahanda dito. May supply ka pa, may ayuda ka pa. Wala namang kahirap-hirap, 14 days lang. Pero tandaan niyo po, mga kapatid, it is not more than that. Hindi natin alam anong mangyayari po ba. Masasabi mo ba na ikaw ay symptomatic? Masasabi mo ba na magiging malakas ka after mo mahawa ng pandemya ito? Hindi po natin alam ang araw ng bukas. Marami po sa panahon ngayon ang nagulita. Marami po sa panahon ngayon ang nawala ng trabaho. Marami po sa panahon ngayon ang humina ang kita. At marami din po ngayon sa ating panahon ang nagsarang mga simbahan. So magpasalamat tayo sa Panginoon kasi hindi tayo napabilang doon. Maraming paano sa buhay, paano kung isa ka, saan ang apektuhan ng pandemya? Masasagot mo ba yun? Paano kung ikaw ang isa, pamilya mo ang isa? Paano kung hindi ka handa mentally? Paano kung online na lang ang pag-aaral, hindi ka pa makasabay? Paano? Maraming paano. Maraming paano ang buhay. Paano kung hindi ka makasabay dahil nagbago ang sistema ng buhay ng iyong pamilya? Alam niyo po ba, marami sa panahon ngayon ang nagkukumit ng suicidal tendency. Teenager, matanda, babae, lalaki, mayaman, mahirap, wala po yan dyan. Kasi alam niyo po ang nangyayari, hindi nami-meet ang expectation. Marami plano, biglang bumagsak ang plano. Paano niyo makakalde kung hindi ka well-prepared for the battle? Gayunpaman, salamat po sa ating Panginoon. Kasi pasalamat kayo sa Lord. Kasi kaya kayo narinito, kayo ay malakas matatag. Kaya kayo narinito, nag
kailan ang ending ng COVID-19? Kailan magiging normal ang lahat? Walang nakakaalam. Times of pandemic. Kasi kahit sabihin ng Panginoon na gagawin kita
with bibigay ka sa malalaking hamon ng iyong buhay. Amen. Makinig ka, ikaw, hindi natin alam, Diyos lang ang nakakaalam. Sana makabot ka ng mensahe ito, hindi pa huli ang lahat, para magtagumpay ka, para hindi ka mapasama doon sa mga sumusuko. Amen. And before that, manalangin ko muna tayo. Let's bow our heads in prayer. Panginoon, marami pong salamat sa kapuspusan ng iyong banal na Espiritu Santo. Tulungan niyo po kami makabot ang gusto mong mensaheng iparating sa bawat isa sa amin. Balutin kami ng inyong banal na Panginoon Jesu Kristo. Seal us with your power. Seal us, O Lord, with your Holy Spirit. Salamat po. Malalak na namin manipahayag ang iyong salita. At kung sino man po, Panginoon, sa mga oras na to, ang may matinding mga kailangan, gusto na sumuko dahil pagod na siya, gusto na mapasan ang kanyang buhay dahil sa maraming dahil, Panginoon, tulungan niyo po siya. Mahal na mahal niyo po siya. Mahal na mahal niyo ang bawat isa. Kaya narinito po kami mag-aaral para kami ay pumasa at maging champion sa buhay po na. This is how we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So how? Amen to me. It went in times of pandemic. Una, look up straight to Jesus. Look up. Sabi po sa Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Alam niyo po yung word na finisher doon. Jesus is the author and the finisher of our faith. Jesus will carry us through till the end. This was the word finisher means. Sasamahan tayo ng Panginoon. Sasamahan ka ng Diyos hanggang wakas. Tayo, in the name of Jesus. Kaya sabihin mo ngayon, mga Lord, yes, in Jesus' name, sasamahan ako hanggang wakas. Lalo na ngayon, mga kabataan, alam niyo ba kung ano yung haharapin mo sa araw ng bukas? Paano kayo magtatrabaho in the future? Hindi na kayo marunong magyaki. Hindi na kayo marunong makisalamuha. Ha? Kaya niyo ba? Mag-boy? Magsasalit kayo ng buhay kasi magkatrabaho, wala kayong nanay na aasahan, walang gigising sa inyo, walang mag-aasahan sa inyo ng almusal. Kaya nyo mabuhay. Kaya alam nyo mga kabataan na natin dito, elementary, high school, lalo na yung college, magkatrabaho na, walang alam sa buhay. Paano? Oh, wala na daw dito yan. Okay, thank you Lord. Kaya maniwala ka yung Jesus name, sabi mo, Lord, salamat sa samahan mo ko. Kahit pa sabihin ng mundo, ang kabataan ay mahina na sa panahon ngayon. Hindi, Lord, hindi ako papayag kasi sasamahan mo ako. Amen? Amen. Sasamahan mo ako. Sariwain mo ang pag-ibig ng Diyos na ginawa sa'yo. Pinatunayan yan, lumamatay siya sa krus para ikaw ay maligtas. Alam niyo ba, kasama na ang COVID na to na hindi makapos-tapos. Kasama yan sa itinako sa krus. Ano naman dapat mong gawin? Look up straight to Jesus. Amen. The author and the finisher of our faith. At alam niyo ba, sabi sa Philippians 4:13? I can do, yes. All things through Christ Jesus. God, ang sabi, strengthens me. Magagawa mo ang lahat ng bagay na si Kristo Jesus ang nagpapalakas sa iyo. Pag pinaghihinaan ka ng loob, eto, pag pinaghihinaan ka ng loob, i-recite mo lang yung Philippians 4:13. Pag natatakot ka, i-recite mo lang sa sarili mo yung Philippians 4:13. Alam mo, maraming pangako ang ating Diyos. Magagandang pangako. Pag nasimula
lamang, sipagan mo lamang, at magpasa ka ng bitiya. Amen? So, eto. Ang bitiya, mga kapatid, ang bitiya po, walang magic. Ang bitiya, kahit tinagay mo yan sa iyong bulsa, matulog ka na kasama mo ang bitiya, wala po yung magic. Ang bitiya, kahit himasin mo, walang lalabas na genie dyan. Hindi ka makakapag-wish. Yung bitiya, himas-himasin mo lang, walang lalabas kong magic dyan. Walang lalabas na genie. Alam nyo, nasa ng power ng bitiya? Pag yan ay iyong binasa, binuksan, nag-bending ka ng mga scriptures, binasa ng iyong mga mata. Kaya at imagine, malabo na po yung mata ko eh. May solution din dyan. Makinig ka online. Makinig ka sa daily SCTG live streaming. Makinig ka JFBC worship service every Sunday. Malalampasan ka pa ba ng salita ng Diyos? Malalampasan ka pa ba para hindi ka makalook up straight to Jesus? Kaya mga kapatid, sa buhay po natin ito, kailangan, yung point na chapter, nandun na ang umisa ko sa Lord eh. Tino mo, hindi naman kami nag-usap-usap ng worship team, pero yung line up ng kanta na ito. Kaya alam nyo, ang amin po mga kanta, hindi na po yan basta kanta. May power yan. May anointing. Tanggapin mo lang yan. Amen? Amen. Kaya looking straight up to Jesus, tumingalan kay Jesus habang ang pagsubok, problema mo yun nandyan, habang ang isip mo ay hindi pa mentally equipped at makikita mo yung patutunan. Pero huwag kang yuyo, masasaktan ka. Huwag kang yuyo ko. Huwag kang makagod tumingin kay Jesus. Alam niyo kung bakit? Mabibigtin ka. Lalo na. Diba? Meron kang nabigti na nakagano. Ah, namatay sa bigti, naka-look up. Look up, look up. Kaya siya nabigti kasi tumano na siya. Kaya, look up straight to Jesus. Ano man ang sitwasyon mo? Look up straight to Jesus. Pangalawa, go down in prayer. Pwede kang iyumuko. Pero, lumuhod ka sa panalangin. Amen? So, di ba tinuruan tayo noong series po, Pastor Nod, sa Manong Statue? Okay, basahin po natin, Awit 32:6-7. Kaya, ang tapat sa'yo ay dapat sa oras ng sino ang tatawagin? Yes. At sa bugbog ng kabugsok ng bahay, ikaw, iniligtas mo ako, aawitin ko. Amen. So malino na malino sa sinasabi po ng banal na kasulatan. Mula sa aklat ng awit,
with God. Kung gusto mo maging mentally equipped, go right with God. Wala nang mas maapis ang lugar pa ho, kundi ang lugar ng Panginoon. So sabay-sabay po natin basahin muli ang salita ng Diyos. Mga awit 46, 1 to 3. Ready? Ang Diyos, kapatid na mas, at handang, kapatid di dapat matakot. Ako yun. Amen. Hallelujah.
ikot ka. Ang pangarap mo wala katuparan. Inagot mo ay ibigay ang lahat kay Jesus Ilaga. Nabigo ang pangarap, puso wasa. Ibigay ang lahat kay Jesus Ilaga. Lungkot mo, papal ay magagala. Di niya sinabi, lagi may araw, o kaya hindi na uulan. Pero siya ay nangako ng pusong payapa, pagsubok ng hirap ay magbanta. So, Kenneth said, then that explain, ang gabi mo lang yan eh. Ang buhay mo, go left all your troubles, at the feet of Jesus, ayan na. Anong klaseng trouble meron ka? Ayaw mo na, imulisin pa natin. Kantahin pa natin. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are akatahin? Baka nasusunan ko na lang. Kayo na lang magbubata sa iyong usok isipan. Are you tired of spinning round and round? Nahihilo ka na ba na sa paikot-ikot mong buhay? Ginawa mo naman ang lahat. Kumikita ka naman, pero bakit kapos, at baon ka pa rin sa una? Okay? Wrap up all the shadow dreams of your life at the feet of Jesus. Lay them down. Give them all. Matumatirag. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys, give them all to Jesus. At anong mangyayari? Pag binigay mo lahat kay Jesus, lahat ng troubles mo. And He will turn your sorrow into joy. Amen. Nagsuko ka na din lang ng buhay. Gusto mo na, huwag ka nang magkira, magseryoso ka na. Gusto mo bang mabago ang buhay mo? Gusto mo ba na ikaw bilang isang kabataan, maging successful pa rin ang buhay mo in times of pandemic? Then, be mentally equipped. Hindi ka mental equipped sa maraming mga bagay, kundi mental equipped ka. Kasi anuman ang mangyari, anumang troubles ang dumating, magtatagumpay ka. At gagawin ka yung champion ng ating pamamahala. Okay? So ngayon, okay ka. Ngayon, wala kang kailangan sa Lord. Kasi okay eh. Well supplied, well provided, wala kang alalahanin, lalo na yung mga kabataan na yun, magulang, ang naghahanap pag-provide sa inyong pangangailangan. Maaari ngayon, wala kang pinaproblema. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi sa lahat ng oras okay ang lahat. Dahil pag okay ang lahat sa lahat ng oras, hindi mo na kailangan. Kaya mo bang mabuhay kung wala ka din Diyos? Kaya mo bang mabuhay sa panahon ngayon? Paano kung bigla ka dapuhan ng karamdaman na matindi? Kahit hindi siya related sa COVID, kasi ngayon naman kung kaya hindi related sa COVID, ang resulta, COVID pa rin. Kaya wala ko tayo natakbuhan. Amen? Kaya kailangan mo tayo mentally equipped. Kahit bago kang katawan, kahit itong katawan nagbibigay na, kung mentally equipped ka, makakayanan mo ang buhay. Magiging champion ka. Kung hindi mo pa nararanasan maging champion sa buong buhay mo, track and field, volleyball, sa sport, hindi mo pa nararanasan maging champion, pero by this time, binibigyan ka ng karapatan ng ating Diyos na maging champion. Kung ikaw ay mentally equipped sa kanyang salita. At kung ibibigay mo ang lahat kay Jesus, and He will turn your sorrow into joy. Kaya alam niyo, ang sarap po sa piling ng ating Panginoon. He will turn your sorrow into joy. Hindi na nga po,
Ala, malapit na dumating si Judith. Judith na pala. Anong sunod kay Judith? Penalty na. At dumating, hindi nila alam ang Judith. Judith ng mga bayarin. Paano kung walang pambayad sa mga bayarin? Dahil naapektuhan ka ng pandemic na to. Dahil bumaba ang kita. Dahil nawalan ka ng trabaho. Paano? Lungkot mo'y, isa lang ang ibibigay ni Jesus. Lungkot mo'y, papalikan niya ng lahat. O sige kayong mag-isip, paano magiging nadala ka ng lungkot mo? Alam niyo kung bakit? God will provide. Hindi niya hahayaang mapahiya ka. Kunyari, wala mong pera ni padala ang Lord. Pero hindi niya kakayaan mapahiya ka kasi wala kang hihingin sa'yo. Papatawarin ka ng mga pinagkakaupahan. Kung may karamdaman ka, wala kang pang-hospital, umasa ka, paggagalitin ka ng ating kapatid. Amen? So yun po, talagang ibigay po natin ang ating lahat. Kaya sa mukos po ito, magpapaayos ka na. Magpapaseryoso ka na. Be right with God. Eto, magti-3 years na po ang COVID na to. Kung walang nabago sa'yo, kahit sa COVID, nakakalupo. Mag-assess ka sa sarili mo. Lord, magti-3 years na si COVID. Hindi pa huli ang lahat. Magseseryoso na ako, magpumumit na ako sa'yo, magsisipag na ako, lahat ng modules na tapusin ko. Lagi na akong on time, hindi na ako late, hindi na ako babalpa, hindi na ako gagawa. Nang hindi ayon sa iyong kalooban, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Amen? Kaya, having mentally equipped in times of pandemic, eto, it will cost you, ikaw, not only to survive, but to win over. Yan yung champion. Sabi sa iyo eh, confirmation ng word eh. Yung champion is to win over. Magtatagumpay ka, buhay na buhay, malakas na malakas. Having mentally equipped ang isip malakas in times of pandemic will cost you. Ikaw ang kinakausap ng Panginoon ngayong umamot ko. Maaaring hindi na kayo kumikibo, pero alam ko may iba't iba kayo pinagdadaanan. May iba't ibang lungkot sa inyong mga mata. May iba't ibang pagod sa inyong mga katawan. Ano man yan, buksan mo isip mo, buksan mo ng dami mo, huwag kang denial king, huwag kang denial queen. Alam niyo yung denial king at denial queen? Kamusta? Okay na. Yes. Kumusta? Hindi, yeah, okay na. Depende. So, gawin natin yung best. Dahil ang Diyos, pinagawa na yung
4:7. So tiwala lang kapatid, maaayos ang buhay mo. Tiwala lang, gagaling ka. Tiwala lang, palalakasin ka. Kaya lang kayong umaga pong ito. Kung ano man pong takot, ano man kalalahanin, fear of the unknown, yung wala naman, pero takot na takot ka, hindi pa man dumadating, takot na takot ka. Yung fear of the unknown, ang hirap mong solusyonan mo, kasi hindi mo naman alam, ano ang iyong pinatatakutan. Pero alam mo, dahil takot na takot ka, sisirain na ng isip mo. Sisirain na ng puso mo. Sisirain na ng pag-over-over mo. Pero kung kakabisaduhin mo yung Pilipos 4:7, bakitin mo siya lagi at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya mamunawaan ng tao ang siyang mag-iingat. I-personalize, alam niyo, Biblia, lagi niyo i-personalize ang mag-iingat sa aking puso, ang mag-iingat sa aking isip dahil sa aking pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya tiwala lang po. Leave it to the Lord. Ipasagos po natin ang lahat. Do what is right with God. Hanapin mo. Ito po. After this, kung di ka makontento sa mensahe na pakinggan mo, kung hindi pa nababago, hindi pa na kakalog ang puso at isipan mo, maghanap ka pa sa pamamagitan ng Biblia. Magbasa ka pa, magsaliksik ka pa, kunyari nabitin ka sa mensahe nito, magbasa ka ikaw mismo. Tapos, after this, ikaw naman ang magpukwento ng karanasan mo sa ita. Amen? Ikaw mismo, gamitin mo yung sarili mo, magkwento ka sa iba. Kasi malay mo, meron nandiyan sa tabi-tabi lang, marami na kumuha ng date at tubig. Meron sa tabi-tabi lang. Lalo na kung close pala sa'yo. Eh, wala kang ginawa. Hindi ka kuminos. Tapos makita mo na lang, pinaglalamayan. Tapos nakakahihingi na tawag sa'yo sa pagsisisi. Ay, sayang, sana pinuntahan ko pala. At nani-share ko din itong napakinggan ko. Dahil ito ang pumulong at nag-ayos ng buhay ko. Diba? Kaya mga minamahal, mahal tayo lahat ng Panginoon Jesus. Kaya mahalin mo rin ang iyong kapwa. Amen? Kaya, sa susunod, ikaw naman ang magkwento sa iba na karanasan mo sa ating Panginoon. Amen. To God be all the glory. So kahit kung hindi mo po, kahit manalangin, magpasalamat ka sa Panginoon. Ikaw mismo, magpasalamat ka sa Diyos. Ano ang natanggap mo? Lumakas ba ang loob mo? Nagkaroon ka ba ng confident sa buhay mo? Naayos ba ang pananaw mo? Naayos ba ang lahat ng bumubulo sa'yo? Naging panatag ka ba? Tandaan mo, ang Panginoong Hesus Kristo, nag-alis siya ng buhay sa krus para tayo ay mabigyan ng isang buhay na ganap at kasiyahiya. Magandang buhay, yun lang ay kung tatanggapin mo siya. Bilang Panginoon, bilang hari ng iyong buhay. Panginoon, salamat po. Seryohan ang inyong banal na Espiritu Santo ang aming pong nakalakay. Ito po'y pangungusap mo para sa lahat ng tao. Maaaring ngayon, okay. Pero parang bukas, hindi namin alam. Pero kung kami